June 12, 1898 nang ideklara ang ating kasarinlan sa El Bello, Cavite na ngayon kilala na sa tawag na Kawit, Cavite. Binasa sa publiko ang Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino o Kasulatan ng Pagpapahayag ng Kasarinlan ng Sambayanang Pilipino. Ipinahayag ni Emilio Aguinaldo na ang Bayang Pilipinas ay may soberanya na at malaya na sa mga pangil ng Leon. Bayan ng Cavite Viejo, lalawigan ng Cavite, ngayong 12 ng Hunyo, 1800! Oops, teka lang, parang may mali yata sa eksena. Ito ngayon ang tatalakayin ko sa videong ito. Sa Historia Monaps, nawala si Emilio Aguinaldo sa proklamasyon ng Araw ng Kalayaan at hindi siya ang nagwagayway ng watawat ng Pilipinas. Kung ikaw ay naligaw at bagong padpad sa aking channel, nais mo ng ganitong usapin na may kinalaman sa kasaysayan, agham, trivia, mystery, at kung minsan kwentuhang anik-anik, ay welcome ka sa Humble Kong channel. Pakipindot ng subscribe button at notification bell para makatanggap ka ng 20 years na swerte sa buhay mo. Paano nga ba nila minamanipula ang kasaysayan? Unang-una, sa paaralan pa lang, itinuturo na sa atin na si Emilio Aguinaldo ang nagwagayway ng watawat ng Pilipinas noong Declaration of Independence Day. Nalimbag sa mga aklat, minsan napasama pa sa salaping papel, at ang masakit pa neto, isinapelikula pa tulad ng pelikulang El Presidente na pinagbibidahan ni George Stregan. At pag sinaliksik mo din sa Google, siya ang lumalabas. Na ang katotohanan ay wala siya doon. Marami ang nakasaksi na dumalo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas na wala ang Pangulo doon. Isa sa mga tanyag na manunulat at author ang magpapatunay na wala ang Pangulo sa proklamasyon ng Araw ng Kalayaan. Ito ay si Trouble White, ayon sa kanyang aklat na may pinamagatang Our New Possession sa page 79, sinasabing, "The general was not present at the time. It was not considered wise to expose him to the possibility of being assassinated, and so he remained in the headquarters in Cavite." Sa madaling salita, natakot at nagtago siya. May mga nakalap kasi siyang impormasyon na kung sakaling naroon siya at iwagayway ang watawat ng Pilipinas, doon siya ipatutumba ng mga dayuhan at taga-suporta ni Andres Bonifacio na nooy sariwa pa sa kanilang alaala ang pagpatay sa Supremo. Ngunit, sino nga bang nagwagayway ng watawat ng Pilipinas noong araw ng kasarinlan natin sa bansang Espanya? Well, ito ay si Ambrosio Rianzares Bautista. Si Ambrosio Rianzares Bautista ay isang mambabatas at may akda ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas. Binasa niya ito sa wikang Espanyol, ang Declaration of Independence Day natin. At ayon din sa mapagkakatiwalaang source of reference ko, si Ambrosio Bautista talaga ang nagwagayway ng bandila ng Pilipinas at hindi si Emilio Aguinaldo. Isa pong mapagpalang araw sa inyo mga kaludes. Sana'y nagustuhan ninyo ang munti kong vlog. Gusto kong magpasalamat sa Bantay Kasaysayan na walang sawang winawasto ang mali sa kasaysayan natin. Mga kaludes, kung nais nyo ng makabuluhang kasaysayan, patas at wasto, ilalagay ko sa baba ng description ang link ng Bantay Kasaysayan. At syempre, bago ko wakasan ang videong ito, shoutout muna sa mga sumusunod. Shoutout sa iyo Christian Piñalosa. Shoutout sa iyo Geraldine Pasamok. Shoutout sa mga BFF ko, Susan and Criselda. Shoutout sa abulin ng bading sa Saudi na si Raymond Dumangkas. At shoutout sa pinsang kong mahusay, walang iba kundi si Athena Quebec. Sa nais magpa-shoutout, isulat nyo lang sa comment section at ibobroadcast natin yan sa next vlog ko. Muli, ito po si Nabs, ang abanyong lingkod na nagsasabi, ang salitang kalayaan ay may kalakip na salitang katotohanan na magpapalaya sa tao. Hanggang sa muli, babu!